Hey everyone, mga kamahal. Ayan, ating direct to the point na tayo ha. Sa SMB, walang filter. Original. Okay, original. Walang filter. Okay? Okay. Sige. Patuloy natin ating pag-usapan. Ating pag-usapan ngayon, ano, regarding need pala ng pundo, ano, si Migs Molino sa meet and greet niya this coming December 10 dahil humingi nito ng advance Merry Christmas sa mga grupo. Ayan, mga kamahal, ano, grabe nila, ano, panlait kay Nanay Merly, ano, na walang pundo. So, hindi nila alam kung gaano kayaman si Nanay Merly. Okay? So, sobrang panuyurak na ni Garapata, no? Kay Nanay Merly na, yun na, yung kanyang kinontent na ni daw, ano, ng pala ng pundo ni, ano, ni Nanay Merly daw. Dahil walang pundo. Padrama pa daw. Okay? So well, si Nanay Merly hindi na kailangan manghingi pa siya ng pundo kasi pwede naman niya punduhan. Okay? Kung sa pera lang Garapata, mapera si Nanay Merly. Okay? Si Migs Molino confirmed na walang pundo. Okay? Pa-inquire pa daw, 'di ba? Gawa-gawa sila ng kwento na sa Araneta Coliseum. Ni wala pa lang pundo, no, si Migs Molino sa kanyang meet and greet. Okay? So again, wag tayong mapagmataas, no, sa ating iniidolo. Kasi yung ginagawa niyong idea, hindi po 'yan makakatulong kay Migs Molino. Okay? Halimbawa, pinagmamalaki yung ang sample pamilya niyo, halimbawa lang, may bigas ang mama namin pero pala walang bigas. So walang sasaingin kasi walang magpapayam kasi pinakilala sa buong kapitbahay na may bigas pero wala palang bigas. Kaya halimbawa lang po 'yan, no, yung feeling mayroon na wala pala. So again, yung mga kung ano mang problema diyan sa Barangay 666, wag niyo pong idamay ang Team Abot Kamay. Ko regarding sa pundo, may pundo po si Nanay Merly. Okay? Sobra po ang pundo, mapera po si Nanay Merly. Okay, kahit nga yung PBB house, 500,000 ang nagastos ni Nanay. Humingi ba sa inyo? Di ba wala? Humingi ba sa mga sponsors? Di ba hindi? Ha? Kaya, yung kung anong problema po ninyo, ano, sa inyong community, huwag nyo nang idamay ang Team Abot Kamay. Okay? Kasi dito sa Team Abot Kamay, Nanay Merly, hindi na mo problema about sa pundo. So marami rin nag-sponsors, nagdo-donate sa charity, okay? Kaya yun po ang katotohanan. Again, lagong uulitin, kung ano man ang mga problema po ninyo diyan sa Barangay Tikol, huwag niyo isama ang Team Abot Kamay. Okay, kasi lahat ng mga gagawing event ni Nanay Merly is free po 'yan. Walang contribution na mangyayari. Yung gagawin ngayong mangyayari ngayon, yung meet and greet, right? May contribution, wala. Free po 'yan. Bumawi lang si Nanay Merly yung mga nakaraang meet and greet na doon nagsimulang issue na pinabayaan ni Jetro at saka ni Migs Molino. Even na kaluluwa man lang, even message man lang, audio clip man lang, hindi nagbigay sila ng impormasyon kung nasaan sila, anong ginawa, bakit hindi dumalo. Di ba yung mga ganong minsan, pero wala. So ayan po, again, kasi wag nyong aden, yes, kung sa kasikatan, sikat si Migs Molino kaysa kay Clark Sammartino, kasi alam naman natin na si Clark Sammartino nagsisimula pa lang, ha? Hindi sikat sa buong Pilipinas, sikat sa Mami's World si Migs Molino. Pero sa labas ng Mami's World, hindi po yan sikat. Okay? Again, huwag po tayong maniniwala sa sinasabi ng Garapata na yan, na may kontrata sa anumang kontrata si Migs Molino. Walang katotohanan na po yan. Even in GMA, walang kontrata. Okay? Magkukontrata ka ba sa GMA na wala kang trabaho? Kawawa ang GMA. Maraming dapat abigyan ng kontrata sa GMA na mabigyan ng malaking revenue ang kanilang output, ng kanilang network. Pero tapatol kayo kisala kay Migs Molino. Huwag kayo again, sa mga mamigs dyan, huwag kayo maniniwala sa mga kasinungalingan kasi binibilog lang ang ulo ninyo ni Garapata. Again,
binibilog lang ang ulo nyo ni Garapata. Hindi walang katotohanan na si Mix Molino may kontrata sa GMA. Again, walang kontrata si Mix Molino sa GMA in 5 years. Wala po. Okay? Kaya huwag kayo agad-agad maniniwala. Again, sometimes magkukuntin pa yan na kinukumpara pa niya si Clark daw nasa TV, sa TV5. Wow, however, halimbawa lang kung nasa GMA si Clark. Diba? Gawa, hilig silang gumawa-gawa ng kwento na ikakabagsak kay Mix Molino actually. Huwag kayo agad-agad maniniwala sa mga nagko-content regarding pudo na parang pinapangunahan na nila si Mix Molino. Okay? Pero noon yung aming pagsuporta kay Mix Molino noon, nagsasabi lang kami ng buong katotohanan. Okay? Pero ngayon, grabe na. Below the belt na yung mga ano nila. Ginagawa. Okay? Pagdadarambong, okay? Pagdarambong ano sa sa reputasyon ni Mix Molino. Yung po ang ginawa po ni Garapata ngayon. Gawa-gawa ng content, may mai-content lang pero walang katotohanan. Okay? Kung maniniwala kayo, itanong nyo sa yung vlogger ninyo, Garapata, nasaan yung kumpirmasyon talaga na may kontrata si Mix Molino? Okay? Matagal na yan noon pa naman eh. Noong amin, may kontrata daw si Mix Molino, pasensya sa Willy Rivera, sa Wawawi, di ba? Sa Wawawin, right? Pero wala naman, gawa-gawa nga. Ha? Hilig gumawa-gawa ng kwento, kaya nga lumihis ako eh. Kaya nga dito ako sa katotohanan eh, kasi hilig gawa-gawa ng kwento. Ha? Iniikot nyo lang yung utak ng tao, ha? Huwag naman ganun. Ha? Mag-share kayo ng katotohanan kung ano talaga nangyari kay Mix Molino, hindi yung gawa-gawa ng kwento. Eh, kawawa naman ang community ninyo. Kawawa ang Mamix. Kasi alam naman natin ngayon nangyayari sa Mamix 3/4 and 1/4. So, di ba? Yan po ang hatian ngayon. Ang iba confused. Ang iba Mamix, still Mamix pa rin sila. So, ang akin lang naman, magkwento tayo, mag-share tayo sa mga Mamix community. Mix team, mahal team, na katotohanan. Hindi yung gawa-gawa ng kwento. Okay, again, si Clark ngayon, medyo bumabango na konti. At may sumisikat na siya. Okay? Kasi alam naman natin na malakas ang impact na sisikat talaga si San Martino. Kasi may mga artista din noon na San Martino. Okay? Na pwede siya sa drama, pwede siya sa comedy, pwede siya sa actingan, pwede siya sa telesere, pwede siya sa talk show. Okay? Again, uulitin o lagi sinasabi how many times na ko hindi to paninira ano kay Mix Molino, nagsasabi lang si Kuya SMB ng totoo. Again, hindi po sila nag-inquire sa Araneta Coliseum kasi nagkulang sila ng pundo, plus walang kontrata si Mix Molino sa GMA. Again, walang kontrata si Mix Molino sa GMA, gawa-gawa lang ng content yan si Garapata, may mai-content lang. So wag naman. Di ba lagi kong sinasabi na ginagawa niya sa community ni Mix ay hindi makakatulong maiayos ang community ni Mix Molino. Yang ginagawa niya na masira ang reputasyon, dignidad ni Mix Molino at ang kanyang community. Yun po ang ginagawa ni Garapata sa ngayon. Okay? Ang amin lang dito sa Team Abot Kamay, nagsasabi kami ng katotohanan regarding po sa Mamis, regarding po sa Mahal, kay Mahal. Okay? Hindi yung gawa-gawa ng kwento na may maikontent lang sa bagay. Kung doon lang umaasa, syempre gagawa ng paraan. Magugutom si Kent Garapata kung hindi gagawa ng idea. Tama ba ako? Kaya again, kung ano mga problema ninyo dyan, huwag nyo idamay dito sa Team Abot Kamay. Kasi kahit hindi man kami mag-content, kahit video busy, hindi lang naman ito ang aming source of income. Okay? Siguro, gutom na siguro ang bituka. Kaya ano kahit anong pinagsasabi, kung hindi mo kailangan ng revenue ng YT Kent, huwag kang magsalita ng tapos, hindi ka mag-upload ng 3 uploaded tatlong upload sa isang araw. So, hiyang-hiya naman ang YT sa'yo. Pinapakyaw muna, umaawa ka naman. Okay, huwag mong samantalahin ang init ng kape. Okay, palamigin mo muna. Okay, para naman mabigyan ng hustisya ang ibang katulad mong vlogger na nandun pa rin sa pagsuporta kay Mix Molino. Ayan,
Sa mga nandyan, ano, maraming salamat. Lagi mong sinasabi ang Team Abot Kamay, legit, nagsasabi ng katotohanan. Hindi yung gawa-gawa ng kwento. Ama, kahit hindi ipapalabas, mayroon. Kahit wala, kapalabas sa labas, mayroon. Okay? Maling-mali po. Magsabi kayo ng katotohanan kung ano nangyari sa Mamix para lumago ang community ng Mamix. Okay? Even kay Mix Molino man lang. Pero sa mga ginagawa po ninyo, anyway, hindi po talaga yan makakatulong ano para sa what we call, hindi makakatulong yan sa pag-angat ng career ni Mix Molino dito sa social media. Ayan, maraming salamat mga na. Don't forget to subscribe to channel Kuya SMB Vlog. Ano na need pala ng pundo si Mix Molino, na dapat kaya nga humingi ng maagang pamasko. Ayan, maraming salamat. Ayan po ang ating pinag-uusapan kasi totoo naman po. Okay, kasi kulang sila sa pundo. Kasi ang meet and greet nila sabay sa birthday ni Mix Molino. Okay, punto for punto. Kaya kung anong problema ninyo, huwag yung idamay si Nanay Merly. Kasi si Nanay Merly, ang meet and greet ngayon, libre po yan. Walang contribution na nangyayari para sa lahat na maging masaya. Pero yung mga problema nyo dyan, Kent, sa Kent Karapata, huwag nyong i-compara kay Nanay Merly. Nanay Merly hindi na-stress regarding sa pundo. May pera si Nanay Merly. Okay? Tapos may mga pera pa rin siya sa charity. Okay? Kaya hindi problema regarding sa pundo. Ayan, maraming salamat. Kung anong problema niyo sa kabila, huwag nyong idamay ang Team Abot Kamay. Ayan, hanggang sa muli. Again, this is Kuya SMB Vlog. Huwag tayong magpasikat. Huwag tayong magpapansin. Okay? Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigura punto-punto, pack na pack, and full na full. Have a good day, everyone. Ingat, guys. Maboy po tayong lahat.